Mga Spriggitings, so nandito ulit tayo, nagbabalik tayo dito sa bike lane Taguig. Ay nako mga Spriggitings, may nakita akong bike dito, napakaganda, super late daw ito. Eto si Stout Force. Yan, tara simulan na natin ito mga Spriggitings. So eto na nga si Stout, which is si Force mga Spriggitings. Ayan, napakaganda na ito mga Spriggitings. So bago tayo magsimula mga Spriggitik, don't forget to like, comment, and subscribe mga Spriggitik, lalo na sa mga bago na nanonood dito sa channel natin. Click mo na rin yung notification bell mga Spriggitik. So ayun, simulan na natin to mga Spriggitik. Simulan na natin sa kanyang top tube pa lang mga Spriggitik. Napakaganda, lalo na sa kulay niya na talagang nakatutone pa. So para sa akin, yung kulay nito sarap sa mata mga Spriggitik, sobra. So, makikita mo dito sa ibabaw, may nakalagay dito Stout, yung kanyang branding. And syempre, yung warning, hindi mawawala yan. Then nga pala, pagdating naman dito, hindi pa to tapered mga Spriggitik ha, integrated pa to. And pagdating naman sa kanyang down tube mga Spriggitik, may kanipisan to. Hindi to tubular o anuman mga Spriggitik, ito siya mga Spriggitik. Yan. May kanipisan siya mga Spriggitik. And then pagdating naman sa mga cables niya, ito wala siyang internal cable or ICR. Dito siya sa baba gumapang. So ayan, kitang-kita dun sa dumaan. Alright, so by the way, yung bike na binabike check natin ngayon is size 49cm yan mga Spriggitik. And yung frame nga pala natin is alloy 6061 na. So ito, ayan, Force by Stout, ayan, alloy 6061 mga Spriggitik. So sa battery cages niya naman, nakahabang dalawa, ayan, kitang-kita, walang daya. FD, yung ginamit sa kanya, si L2R3, which is his much. Ayan, napakaganda. 5034 naman sa chainring niya mga Spriggitik. Stout na rin ang ginamit sa kanyang crankset. So ayan, pero ito mga Spriggitik, hindi pa ito naka-halotech ha. Ayan, kitang-kita, hindi pa siya naka-halotech. Sa chain niya naman, ang ginamit sa kanya is best. Ayan, kitang-kita. So pagdating sa chain stay niya mga Spriggitik, ito nakalagay yung model niya, which is si Force. Ayan, tapos nakatutone pa rin siya dito, napakasimple talaga na itong bike na to. RD niya mga Spriggitik ang nakalagay sa kanya is L2R3, smudge na rin, napakaganda. 8 speed nga pala to mga Spriggitik, and then 11x2040 yung nakalagay sa kanya. Ayan. So ayan mga Spriggitik, pagdating sa hubs niya, kaya tayo nawala, tinesting natin to mga Spriggitik. So yung hubs niya is bakal pa mga Spriggitik. So well, para sa akin, since a budget bike naman to, so syempre nililesin na lang nila ng onte, naglalagay sila ng pesa na pasok sa budget natin. So pagdating naman sa tires na ginamit sa kanya mga Spriggitik, is nylon 700x23C ang nakalagay. Then check nga rin pala natin yung kanyang rims. Alloy na rin yung rims niya mga Spriggitik. Stout na rin yung ginamit sa kanyang rims. Alright, mapunta naman tayo sa kanyang brake set mga Spriggitik. Ginamit sa kanyang brake set mga Spriggitik is Perk. Yan, kitang-kita, walang daya. Perk ang ginamit sa kanya. Mechanical pa to mga Spriggitik. Pero para sa akin, since ito road bike to, okay na okay na rin sa akin to. At least ito naka-disc brake na. Kasi yung iba gusto rin naman nila yung naka-rim brakes. Pero para sa akin, mas okay sa akin to. 160mm pagdating naman sa kanyang rotors mga Spriggitik. At naka-QR na rin to, yung ang kinagandaan na ito mga Spriggitik. Alright, mapunta naman tayo sa kanyang saddle mga Spriggitik. Napakaganda ng saddle na ito, napakalambot. Stout na rin yung ginamit sa kanya. Then by the way, yung kanyang rails naman ginamit sa kanya is yung ordinary pa. Palitan nyo na lang siguro to, itong saddle mismo. Pero para sa akin, itong saddle na to, since malambot pa to, pakinabangan nyo muna, laspagin nyo muna to mga Spriggitik.
Seatpost niya 27.2 mga spikitik, alright? Ito panigurado, pag nagpalit kayo ng saddle, palitan nyo na rin tong seatpost. Yan ang mga kailangan nyo palitan dyan. Alright, so seatpost niya is, check natin, bakal pa yung seatpost niya mga spikitik. So antayin nyo muna, laspagin nyo muna to mga spikitik. Alright, so pagdating naman sa kanyang headset mga spikitik, ito hindi pa to silvering ha. Then stem niya is alloy na rin. Stout na rin yung ginamit sa kanya. 31.8 naman yung clamping niya mga spikitik. Well, eto naman yung kanyang drifters na ginamit is L2R3 na ang ginamit sa kanya, which is smart. Ayan o, oh, napakaganda. So, ayun. Pagdating naman, panigurado ito, bakal to mga spikitik. Si yung fork ni Stout, si Stout, Stout Force, super light nakalagay dito. Ayan o, oh, napakaganda. Napakaganda ng hugis niya. Hindi siya pangkaraniwan na fork. Pero ito, sorry to say mga spikitik, soon, ito na rin yung mga papalitan nyo. Since bakal to, panigurado. Dumikit mga spikitik ang aking magnet. So ito na lang yung papalitan nyo dito mga spikitik, alright? So pag-usapan na natin yung presyo na ito. So ayun na mga spikitik, si Stout Force, napakaganda na ito mga spikitik. Sa presyo niya, para sa akin, sulit na rin to, napakaganda ng forma na ito. Sobrang simple mga spikitik. So pag-usapan na natin yung presyo niya mga spikitik, 11,990. Dito lang yan, sa Bike Lane Taguig mga spikitik. Tama lang mga spikitik, bago natin tapusin itong video na to, alam ko umabot ka na dito, syempre sinasabi ko, diba, tapusin mo. So ngayon mga spikitik, don't forget to like, comment, and subscribe, lalong-lalo na, ikaw, lalong-lalo ka na, oo, ikaw. Ayoko nang sabihin. Subscribe mo na yung mga spikitik. Salamat! Love you all! Ciao!